ako'y nagpursige na pumasok bilang maging BIO. Ngunit palagi kami nag-aaway ng aking asawa dahil nga ayaw niya akong papasukin. Sabi ng asawa ko, hindi ka dyan pwede sumali, maglaot ka. Sinunod ko yung asawa ko. Nagkaroon ng pagkakataon, nag-conducta uli ng training. Pinurse ko talaga yung sarili ko para makasali dito sa trabaho ng Department of Tourism. Ang gusto ko lamang, mabago ang sistema ng aking hanap buhay sa aking sarili at mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking pamilya. Nung makapag-ipon na nga kami, yun ang bumili kami ng pins and masks para parentahan sa mga turista. Kinukulang nga kami ng mga gamit nun. So yun na doon na nagsimula yung nababago na yung ugali ng asawa ko at nakikita niya yung sistema kung paano ako magtrabaho. After a year, nakapag-ipon na kami mag-asawa nang dahil nga sa turista, doon kami nagsimula at makapagpundar ng negosyo at makapagawa ng bangka at mapag-aral yung mga anak ko. Ito yung pinakamagandang sistema ng gobyerno para tutukan itong mga produkto, lalong-lalo dito sa aming lugar, para mabago yung mga tao o magkaroon ng idea, makipagsalamuha sa ibang klase ng tao. Kung bakit bumabalik-balik yung butan dito sa aming lugar, dahil nga sobra sa pagkain, halos sobrang protection namin during the season dito sa amin, bawal na yung bangkang hindi ka registrado na dumadaan ka dyan. Tsaka bawal ka talaga maglagay ng net dito. Nagkaroon na ngayon ng gumawa ng memorandum agreement ang aming pamayanan ng Dunsol. Kung sino man ang lumabag sa batas ay pwedeng makulong o pwedeng mapamultahin. Nasa Butanding Interaction Officer, isang karangalan ko to na bigyan ng proteksyon ang aming hanap buhay dito, lalong-lalong na itong Butanding Interaction. No? Bali dito sa aming lugar, dalawa ang season, November, December, January, and February, tinatawag namin na low season. No? Pag March and April and May, yun ang tinatawag namin na peak season. Pag peak season na, 100% o 120%, may encounter mo yung whale shark sa lugar namin. Pag low season, kasi hindi karamihan ng bisita, so ginagawa ko pag hindi pa ako nasa number ko para ibiyahe, so andun ako sa aking manyugan para maglinis at magkopra. Yun ang aking kinakabalahan. During the peak season, dito naman ako nagko-concentrate sa tourism kasi ang daming bisita at sigurado nakakabiyahe ako araw-araw.